Hi everyone, hello. I hope you are okay. So my name is Mrs. Beverly Suarez. You can call me Ma'am Bev. And ang video lessons na ito ay mapapanood nyo sa aking channel sa YouTube kung saan magkakaroon tayo ng different video lessons na ilalagay ko sa isang playlist para madali nyo pong mapanood. Ang nilalaman ng mga videos na ito ay ang lesson natin sa bawat araw. Okay, so let's start learning. Hello, good day, good afternoon, good noon, or good evening sa inyong lahat. So, ngayon ay i-discuss natin yung lesson number 2 ng Module 2, Configure Network Services Part 1. Okay? So, bago tayo mag-proceed doon, tingnan muna natin yung objectives. So, we're done already with the objective number 1. Kasi nasa lesson 1 yan. So, ang lesson 2, sa lesson 2, I mean, ang kanyang objectives ay yung numbers 2 and 3. Ma-identify at ma-elaborate niyo yung types of network services. At syempre, ma-explain yung importance of network services. Okay. So, moving on, let's skip this part para makadiretso tayo sa lesson number 2, which is ito po. Types of network services. Okay, so makikita nyo dito yung mga types ng network services na meron tayo nowadays. Okay, so ito ay very essential, lalo na sa panahon ngayon na halos lahat ay online, no? Okay, so meron kayong mga sasagutan, which are the following. So what I know, it's a multiple choice at per statement. These are 5 statements. Tapos, pipili lang kayo ng answer of your choice. So, ito po, kung mapapansin nyo, meron akong pinalitan na choice dyan, which is itong pinakauna, pinalitan natin siya. Ito, configuration management. Okay? It's a correction. Ayun po. Okay? So, yan lang naman yung may correction dyan. And then, yun. It's 1 to 5. Ito ay inilagay ko sa Google Classroom. Okay, naka Google Forms siya. Okay, by the way, hindi lang tayo mag-focus sa paggamit ng Google Classroom. Instead, gagamit din tayo ng e-learning. Okay, so gagawa ko ng tutorial kung paano nga ba nagsasagot dun sa e-learning. Okay, pero for this tutorial, syempre, ano to, video lesson to, no? So, mag-focus tayo dito sa module, kung anong nilalaman niya. Okay. Then, after that, ito, part na to ng discussion natin. Okay? So, para tong review, no? Dun sa lesson number 1, napag-aralan natin yung network services and network service providers. So, during the discussion, ibibigay niyo sa akin yung sarili niyong definition ng network services at network service provider. So, ano yan? Sharing tayo dyan, no? Kung ano yung pagkakaintindi nyo sa network services at network service providers. So, itong part na to, during the sharing, kayo ay sasagot sa e-learning, sa platform ng e-learning. Sabi ko nga, hindi lang tayo sa Google Classroom magsasagot. Magsasagot na rin tayo sa e-learning. Okay? So, gagawa nga ako ng separate tutorial kung paano magsagot dun. Okay. Then, what's new? Okay, so dito sa what's new, sinasabi lang dito na ang communication talaga ay very interrelated sa media. Kasi, part na ng communication ang media talaga eh. Yung bang magsasend ka lang ng pictures, ayan, magda-download ka ng videos, media na po yun. Okay, and yung pagsisend mo sa mga other peers mo ay communication na po yan. So, may exchange of information dyan, kasama na yung downloading, uploading, mga ganyan. And it's very evident sa digital era talaga. Okay? So, importante sa isang CSS na student ang malaman ang iba't ibang types ng services na ito. Okay, lalo na may kinalaman sa exchanging of information, yung mga data gathering, storing,
mga ganyan po. Kasi very ano to, very very important pagdating sa business, no, at educational institution. Talagang nagbe-benefit sila sa mga ganitong bagay sa digital era na to. Especially nowadays, ito'y pandemic at alam niyo naman, halos lahat ay ginagawa online. Pati nga pag-order ng food, okay? Online classes, ganyan. Okay? Pati nga yung mga online consultations sa mga doktor. Okay? Karaniwan ngayon ay puros online nga rin naman. Okay? Kaya napapanahon talaga itong pag-aaral na to. Okay? So, let's go sa what is it. Okay, so dito naka-highlight na naman po yung mga important terms. Ito na ang mga types of network services. Kilalanin natin sila. Ang pinakauna ay communication service. So, sa communication service, ayan, tatandaan nyo lang po na it's about the communication services. Okay, yung exchange ng different information. Whether gumamit sila ng device, kung anumang hardware yung ginamit nila, at syempre kung anumang software and technology ang ginamit din nila para magkaroon ng communication sa isa't isa. Okay po. So, it refers to the user communication by means of audio, video, messages, text, yung paggamit ng email, chats, telephone, video conferencing, even online games. Ito po ay sakop pa rin ng communication services. So yan, tatandaan nyo yan. Everything about communication. Audio, video, messages, ayan nga. Text, emails, chat room, IP calling, audio call, mga ganyan. Video conferencing, online games, ayan po. Communication services po yun. Okay? Next naman po ay information services. Sa information naman, meron ditong data. Okay, these are relevant factual data. Kung saan, ina-assess sila, ini-store, ganyan. Ito ay commonly nakikita sa mga records, sa mga forms, statistics, okay, data ng isang business or ng isang school. Okay, kasi they collect information. Okay, they collect and store, okay, information. Yan po. Basta may kinalaman sa mga data, syempre information, form, statistic, records. Ayan, information services yan. Okay. Now, moving on sa print services. Dito naman, print. As in, print. It's either hard copy or digital copy yan. Okay, kagaya na lang ng mga newsletters, billboards, advertisements, posters, brochures, o ganyan. Pwedeng digital copy yon, o kaya pwede namang siyang hard copy talaga. Okay, mga letterhead, envelopes, ayan, birthday card, business cards, forms. Okay, so yan po. It's under the print services. Next ay file management. So file management naman, it's about the database. Okay, yung files. Yung pag-organize mo ng files mo para hindi siya sabog, o kaya naka-folder siya, no, para naman ano, organize. Yan, file management 'yon. So, more on database to, file storage, file transfer, file management, ino-organize yung mga na-import na data. At yung para makapag-provide siya ng searchable database para mas madali ang retrieval. Kumbaga, pag may hinanap ka na data, madali mo siyang hahanapin. Kasi naka-manage siya, naka-organize siya. So, yan po. File management. Very ginagawa ito talaga sa mga businesses. At saka sa school, syempre. Para after nila mag-collect ng information from the information services, kailangan yung information na yon ma-store nila sa archives, ma-organize nila yon. Para hindi kalat-kalat ang information at madali nilang mahanap pagdating ng panahon na kakailanganin yun, i-retrieve. Yan, file management, very important. Okay, all about databases yan, file storage and management. Okay, next ay remote access. Ang remote access naman ay yung connection mo regardless of the location and distance. So, kumbaga malayo ka pero nare-remote access mo yung isang computer. Okay, naka-distance network connection siya.
So ibig sabihin kahit na ako ay nandito sa Marikina Heights tapos may sinaservisan akong isang client na nasa Mandaluyong, syempre malayo yung lugar yon, pero gagamit kami ng kind of application na let's say remote task, ganyan. Ayun, magpo-provide na yun ng remote access para magagalaw ko yung desktop niya. Okay, gagalawin ko lang yung application para ma-view ko yung desktop niya. Papakonect lang ako sa kanya through a code. Ganyan. Tapos, makikita niya na yung mouse niya gumagalaw ng kusa. Parang magic, no? So, ganun. Kasi ako ang gumagalaw nun. So, na-access ko yung kanyang files, folders. Okay. So, yan. Remote access yan. Regardless kung malayo man kayo sa isa't isa. Kasi meron kang remote host. Okay. Yan po. Okay. And then, ito ay kasama pa rin to sa services, no? Configuration management. Okay, syempre, ito na yung pagsiset up ng network. Yan yung flow and operation ng isang network. May kinalaman to sa setting up, configuration ng hardware, software, mga supporting devices, and components. So, usually may tatlong types ng configuration. Okay, kasi pag sinabi natin configuration, ay ina-ensure mo dito na maayos ang connection, maayos ang hardware, o kumbaga stable siya. Wala siyang virus, ganun. Hindi siya nagbabag. Ay, kasi configuration management nga. Yung configure mo, yung network ay na-configure mo, na-set up mo yan. So, kasama na dyan yung ano, pag-maintain. So, yan. May tatlong types of configuration processes. Ang pinakauna ay router configuration. All about route or router settings to. No, yung router settings, ganyan pa. Then number 2 is host configuration. Yung pagsiset up ng connection, magla-login sa default network settings, ganyan, IP addressing. Yan, kasama yan. SSID at password. Ay pag-enable ng connection and communication. Ayan, host configuration to. Okay? So, ito lang tatandaan nyo. Yung mga naka-highlight dyan. Laging default network settings, enable network connection and communication. It's under host configuration. And then, yung pang-third ay software configuration. Ito yung pwede mong ma-detect kung may nagtatry humak ng ano mo, ng inyong network. Ay, mamomonitor mo rin dito yung network traffic. No? So, ayan. It's software configuration. Okay? So, may another meaning ng software configuration dito. Ay, according to Williams 2014, ang configuration management daw ay nag-verify that the system performs as intended. So, ito kasi, kasama na talaga dito yung maintenance. Okay, kung paano mo patatagalin yung life cycle or lifespan ng device. No, syempre, hindi lang basta ang devices ay ginagamit, no, at nilalaspag. No, kailangan inaalagaan yan. Minemaintain din. Diyan na yung mag-a-update ka ng mga hardware, softwares, ganyan. Papalit ka ng components. Ililinisin mo. Ayan. Detailed recording and updating of information ng mga hardware, software, and network components. Okay, it's under configuration management. Okay. And, ayun. Punta na po tayo sa next na mga sasagutan. Ito naman, what's more? Dito sa what's more, it's in Google Classroom din kasi naka Google Forms to. Right. Or select RC if the statement is an example of a router configuration. HC kung host configuration. SC naman if it is software configuration. So 1 to 5 po yan. Yan yung mga statements, 1 to 5. Alamin nyo lang kung yan ay RC, HC, or SC. Okay, this is in Google Forms. Okay? And then itong what I have learned
Ito ay nakalagay sa e-learning sa discussion board. Okay, parang ano yan, sharing na naman, no? Another sharing during the discussion natin sa online synchronous, no? Yan, magta-type kayo ng answers nyo doon. You know, yan, sharing. Okay? And then, ang what I can do, this is another task na gagawin. Ito ay naka Google Classroom din. So, ito, hiwalay ang gagawin ng, magkaiba pala, ang gagawin ng online learners saka modular, yung mga offline. Para sa mga online learners, ayan, you will deepen your knowledge and understanding about the types of network services. Kukomplete nyo lang itong data na hinihingi dyan. You're going to type the other types of network services and give its short definition or example. Gusto mong maglagay ng example. The first one is done for you. Ayan. Meron ditong 5. Okay? Pili lang kayo doon ng 5 sa mga diniscuss natin na network services. Ang una ay, ayan, stated na printer services. Okay, so ayan. Ayan yung short definition niya in examples. So it's up to you kung ano nang ilalagay mo sa number 2, 3, 4, at 5. Ito ay naka, ano po, naka Google Docs po siya. Yan, naka Google Docs siya. Doon ko siya nilagay sa Google Classroom. Okay, so may rubrics yan at ipapakita ko rin kung ano yung itsura ng rubrics at para alam niyo kung paano kayo gagradean. Okay, sa offline learners naman, sa mga modulars, meron kayong sasagutang 2 questions. Okay. Express your knowledge and understanding on the types of network services by answering the following questions. So, ayan. First question, sinasabi dito na ang file management daw is the most common type of network service we could have today. Aside from editing, renaming data or file, it can also make your file organized. As a learner, what do you think is the importance of properly managing your files? Okay? Bakit kailangan kapag marami ka nang ina-accomplish na sinasagutan sa modules? Halimbawa, sinusulat mo yun sa ano, yellow pad or sa band paper, no? Bakit kailangan i-organize mo siya? Oh, yun, explain nyo yan. Anong importance ng pag-organize ng files sa iyo bilang isang learner? Oh, number 2. It is said that the different types of network services require specific functions and features. In your own words, how would communication services affect to the business and educational transactions and needs? Okay? Balikan niyo yung about sa communication services. Sabi ko nga kanina, ang communication services ay mga text, images, videos, video conferencing. Ayan, lahat kasi ngayon online naman talaga, no? So, paano nakaka-apekto ang communication services sa isang business? Okay? So, explain nyo dun. Especially ngayon, usong-uso talaga ngayon yung mga ano, online shops. No? Kahit nga online pagkain. Online businesses, no? Nauuso talaga siya na i-deliver. Message mo lang siya sa Facebook, ganyan. Okay? So, explain nyo lang. Paano nakaka-apekto ang communication services sa isang business? And then, paano naman siya nakaka-apekto sa educational transactions? Okay, sa isang school. Okay, so yan. So, state mo na dyan kung paano nga ba nakaka-apekto ang communication services sa isang eskwelahan. Okay, ikaw bilang bilang isang estudyante, paano mo nagagamit ang communication services para ikaw ay makapagpasa ng mga kailangang outputs, para ikaw ay makapagtanong sa teacher, ma'am, ano po bang kulang, mga ganun. Okay, so, bahala na kayo mag-explain dyan. And also, magbibigay ako ng rubrics kung paano ko kayo gagradean dyan. Okay, moving on. Ito, assessment, true or false. Simplihan natin to. Select true if the statement is correct and false if not. Okay, so yan. 1 to 10 siya. True or false lang. Itong assessment ay nasa assessment part ng e-learning. Okay, doon nyo siya sasagutan. So sabi ko nga kanina na may mga ibang parts na sasagutan nyo sa Google Classroom, naka-Google Forms, yung iba naka-Google Docs. Tapos, may ibang parts naman na inilagay ko sa discussion board
ng e-learning para during discussion, online synchronous, o doon kayo mag-sharing ng mga sagot nyo or ideas nyo. Okay? At itong assessment, doon din siya sa assessment button ng e-learning. Doon kayo magte-test. Okay. So, ayun. And hindi na rin natin sasagutan ng additional activities. Okay, skip na natin yan. Okay, so yun lang. Yun lang po yung about the lesson number 2, which is the types of network services para dito sa module 2, part 1. Okay, so ayan. Okay, so thank you so much for watching. Have a great day po, everyone. Ingat po tayong lahat. Okay, bye!